Yeah, dito ako sa bayan ng Humingan. May titingnan ako rito na 2.8 hectares titled pangalan ng kanilang mga magulang pero patay na. So tatlong magkakapatid, kipirma naman lahat, wala tayong magiging problema. So dito lang tayo dumaan sa likod kasi meron siyang daanan rito papunta sa likod. Yung kasi yung likod niya yung naka slope. So sa harap niya kasi medyo palalim siya. Pero along barangay cemented road, two lane cemented road. So susukatin ko mamaya mula doon sa highway para mo makita ninyo. So ito ay combination ng rice land tsaka taniman ng palay, tapos at the same time meron siyang fish pond. So ito yung kanyang fish pond. Ito na yun, no, kuya, yung isa, no? Ito na yung kanyang fish pond. Dami niyang lamang yatang ano, may tilapia yata. Ay, marami siyang tilapia, oh. Ang lalaki, oh. Ay, ito yung muhon. Ito yung muhon niya. Napasukat na pala to, maganda na. Kasi hanggang dyan sa may saging, no, kuya? Ah, sa may mangga. Pero yung mangga hindi na nakuha, no? Tapos pa ganun siya. Sa Milina. Tapos pa ganun na, boundary na yan, no? So, lalaki ng tilapia, oh. Ay, lalaki, oh. Lumalapit talaga sila. Ayan, punta natin yung likod para po makita ninyo. So yun yung highway, ay barangay road. Ayan, nakadikit pa rin siya dyan sa Milina din yung boundaries niya. Dumaan lang tayo dito sa lupa pa rin nila ito, pero nakidaan na lang tayo. Pero itong part na kinatatayuan natin ay ito na yung property. Ayan, ito na siya. Tapos hanggang dyan sa may isang sakahin na yan, itong part na to hindi nakasali to, no, kuya? Ito hindi na to, doon na. Tapos doon sa may ano, may mga tao pala kanina doon. Ayan, may saging na, saging, Milina, Kawayan, ang daming tilapia. Ang lalaki. So pag nabili nyo to sa inyo na to, tilapia. Ha? Ang lalaki. Oh. Dami. Maano sila maano sila sa tao. Hindi sila natatakot. Ayan. Ayan, kumakain kasi. Dito kasi yung overlooking niya. Or, I mean, dito yung naka-elevate na property. Overlooking na rin siya doon sa highway. Ayan, sa part na yan. Ayan, kaya dyan. Dyan pala dadaan. Ay, sa yung isang bato, kuya. So at least napasukat nyo na, no? Napasukat na. Ito, didiretso sa Milina. Sa Milina doon. Ayan, doon sa Milina. So makahati itong itong rice land na yan. Kasi isa nang may-ari ito, kaya ganyan yung pagka ano niya. Pero pag mabibili, diretso doon sa may Milina na yan. Ayan, diretso dyan. Pag ganito rito. Sa kinaruroon na natin. Ito yung muhon niya. Tapos pag ganun siya sa may muhon din, no, kaya. So mababawasan din ng konti itong fish pond, no? Mabawasan lang din ng konti. So ang ganda. Pag andito ka, overlooking siya doon sa kalsada. So yun lang, dito ka gagawa ng daan, syempre meron kang i-develop. Parang yan na yung mas magandang gawing daan, no, kuya? Yan sa may Milina, no? Para mas konti lang yung i-develop mong tulay or culvert or patabunan na yun, pwede. So ito yung kubo-kubo ni tata, ito yung silihan niya ni kuya. So kala ko kanina na araro to, silihan pala. So yung boundary niya pag ganun na. So pasyalan ko lang, kuya. Mas maganda siguro siya pag pabalik. Medyo madilim siya ngayon. Ayan. Ayan, mas maliwanag pag 0.1. Ito, mga sili. Kung mabibili nyo, sa inyo na to. Mahal daw ang per kilo nito ngayon. Nasa 90 pesos. Ayan, oh. Luwang nito. Tapos ang boundary rin dyan, yung mga puno na yan. Ayan. Pagadun na siya. So, nakakailang kilo ka na ba pag nag-arabis ka dito, kuya? 200 kilos. Wow, dami. Times 90. 95. Wow. 100. Nabawing-bawi mo na to, kuya.
Ganda kasi yung lupa nito, ganyan siya. Talagang pwede rin ito sa ano, sa kalabasa, pwede sa ano, sa pakwan, ayan, pwede siya. Kasi napakaganda. So yun yung highway, yung barangay road niya, ayan. Yung sa may poste, may kuryente na rin. Ano pa lang pala yan, no, kuya, yung kwan ng ano tawag dyan? Internet, no? Yung kuryente doon. Ah, meron ng kuryente doon sa part na yun. Tignan ko nga lang yung overlook niya rito para makita na yung maganda doon maglagay ng daan doon sa sinasabi ko kanina sa may Milina doon. Papakita ko mamaya. Kasi pag dito kasi, ayan, mas maganda dito, mas maliwanag. Pag dito kasi sa part na ito, medyo malalim na siya pag dito kagagawa ng daan. So ito yung kanyang rice land, ayan. So yung barangay road niya, yun na. So pwede rin pala dyan, may naka-open pala dyan, no, kuya? Pwede dyan, gawa ka rin ng daan pataas. So dito yung part na yun, hanggang dun, sa may kwan na rin yan. Ayan, sa may ano yan. Tapos bakod na yan, hanggang dun sa dulo. So nasa 100 meters mahigit yung frontage ng property. So sa barangay road, papakita ko mamaya pag makita po, para makita po ninyo. So ang ganda nito. Ayan dito sa part, hanggang dyan na rin, no, kuya? May bakod din dyan, di ba? Oh, nakita ko rin sa drone. Ganda nito ano niya. So hanggang dyan. Pero dito sa part na ito kasi hindi na siya nalinis. Kaya hindi na siya. Pero mamamarkahan ko na lang po sa drone para po makita ninyo. Diretso naman yan. So balik tayo, mas maliwanag kasing pabalik. Ayan. So ayan, napakaganda. Sili. So ayun, ulitin ko. 2.8 hectares eksakto kuya. 28,000 eksakto or may sobra. May kunti pang sobra. 28,000 mahigit. Ah, may sobra siya. So 28,000 square meter mahigit. So name ng kanilang parents, pero tatlo lang sila magkakapatid. Asawa ni kuya yung isa. Kaya binibenta rin nila ito ng 6 million, murang-mura po sa lapit po niya sa highway. Murang-mura na po yung 6 million. Sagot nila capital gain tax at the same time agent fee. So wala nang magiging problema. So napakaganda, oh. Ayan. Kita nyo po, ganda ng property. So napakaganda po siyang tamnan ng iba't ibang gulay. So dito maganda magtaas. Doon sa part na yon yung mataas, doon maganda magtayo ng rest house. So napakaganda. Tapos pwede itong ano, resort doon sa harap. Maganda. Kasi ano siya, nakalalim na. So konting ayos na lang. So ayun, sana magustuhan nyo ito dito sa bayan ng Umingkad, Pangasinan. So ang mga nakatanim, Milina, unti-unti lang. Tapos mga gulay, syempre may isang mangga. Ewan ko kung ano yung mangga mo, kuya, native yan? Guapal. Indian, oh, guapal. Tumubo lang siguro na pinagkainan nila tatay. So ang kuryente doon naman, ipapakita ko na lang mamaya. So ayun, muli, maraming salamat. Don't forget to like and share and subscribe sa aking Munting channel. Try and enjoy a lot vlog. God bless you all. So ayan, dito tayo ngayon sa barangay road niya. So along cemented road. So dito sa likod yung pinagkuhanan ng kuryente. Ayan, kung makikita nyo dyan, doong part yung pinagkuhanan ng kuryente. Ayan, yung kuryente, oh. So mas madilim lang kasi pag dito makita po niyo. Yan yung kuryente, ayan. So, hey, kuya. Ayan, so tingnan natin, two-lane road, mula sa highway, patin natin, so 0-0 natin, ayan, 0-0, okay, para po makita po ninyo kung gaano kalayo siya sa highway, then yung start ng property, sasabihin ko na lang. So dito, itong line na to ay line lang ng, itong poste line ng ano yan, internet. So ito yung sinasabi ko na pwede mong gawan ng daan dito kasi yung ito yung ano kasi
Kumbaga, burol siya. Ito kasi yung part ng... Pero magkukulvert ka pa rin pala dito kasi meron yung pababa dyan sa part na yan. Tingnan natin para po makita ninyo. So ito kasi, so kailangan kasi ng culvert talaga rito. So ito kasi yung milina na boundary niya papunta doon sa may kwan kanina. So ditong part kasi medyo palalim siya eh. Pero may culvert, simento doon, na simentuhan na to. So okay na. Kailangan mo na lang gawan ng culvert dito papunta doon. Kasi yan daanan ng tubig or tulay papunta doon sa part na yon pag ganun siya. Pero may tingnan natin doon kung may mas magandang gawin doon na daan. So ito, mula dito sa part na ito hanggang doon, so nasa 100 meters mahigit yung frontage nito, mga sir, mga madam. So napakaluwang. Nga lang, palalim kasi dito sa harap. Yung sa likod, dun yung naka-elevate. So baliktad kasi. Baliktad yung kwan ng property. Kumbaga, dun yung, andito yung malalim sa harap. Tapos dun naman sa likod, yung mataas, andun yung taniman ng sili. Ayan. So medyo madilim kasi papalubong na yung araw. Ayan. So dito sa part na ito, ayan o. Masasa na magilid. Ayan. So ito, yung sinasabi ko kanina, may ginawang daanan dito. Wait lang, tingnan natin ulit. So ito kasi yung sinasabi ko kanina na meron siyang ginawang daanan dito. Ayan. Ito naman, syempre, pag umulan, syempre, pag dito ka naman gumawa ng daan, dito sa part na ito, dito kasi siya gumawa ng daan papunta rito sa kanyang rice land. Pag dito siguro, pag nagaani, ayan, pababa siya. Pwedeng dito ka, gumawa ng daan. Kaya lang pag umulan kasi, siyempre, daanan ng tubig. Pero hindi naman niya binabaha kasi doon naman papunta yung tubig. At least aagos lang yung tubig, pwedeng mo yung lagyan ng simento papunta doon sa part na yon ng property. Ayan. So medyo madilim lang. Ayan siya. Ayan. So ayan. Hanggang doon. So hanggang dito sa part na ito. So ito yung kanyang bungad papunta rito kasi. Ayan. So yung part na kasi yan na simento na. So hindi kahit anong kwan ng ulan yan, hindi na yan matitibag. Yung gilid niyang yan. So may simento na. So dito sa part na ito, maliit kasi siya eh. Kung dito ka magtatayo ng bahay, so kailangan, or rest house, papunta doon. Mas maganda doon kasi naka-overlooking siya, kitang-kita mo lahat, or doon. Kitang-kita mo yung lahat, yung, kumbaga, kwan niya. Yan, mas maliwanag kasi pag ganyan. Yun, doon sa part na yon, yun kasi yung mas mataas, ayan. So dito sa part na ito, okay lang naman sa may kubo. Tapos dito yung daan, ayan, papunta dito. So, ang kagandahan nito, okay na tong papasok dito. So parang kunting-kunti na lang yung iyong aayusin. So dun sa part na yun papunta doon, yun lang yung aayusin mo, tas doon sa pataas. Maganda. Ang ganda ng property na ito. So medyo may kwan lang. Pero 6 million lang to, mga sir. 2.8 hectares along 2 lane barangay road. So ganda. At pwedeng-pwede siyang kumbaga investment din. Yun lang kung paano mo gagawin yung iyong daan. So ayan, papakita ko na lang yung boundary para po ito na yung huli. Ayan, ito na yung boundary niya dito sa park na ito. Dito yun eh. Wait lang ko ah. Ayan yung bakod na yan, papakita ko po yung pinaka boundary ng bakod na niya. So dito yung end na ng property. So nasa 100 meters mahigit. Ayan yung bakod na yan. Ayan. So may bakod na dyan. Bakod siguro ng nila, or ewan ko kung kapitbahay o sila. So pero may muhon na to. May mga muhon na, mga sir, mga madam. Kaya wala pong maging problema. So yung sinasabi ko kanina, yung naka-elevate siya. Ayan. Ayan po. So ayun, dito along barangay cemented road siya, kaya lang palalim dito sa bungad. Pero napakaganda po ng property na ito.
So ayun, sana magustuhan nyo po ito mga sir, mga madam. Bayan po ng Umingan, Pangasinan, sukat 2.8 hectares mahigit. So 28,700 ayon sa seller natin, pero syempre 28,000 mahigit lang yung i-an natin para hindi, para safe po. So ayun, tutuloy natin yung video para makita nyo po kung ilang metro mula po dito hanggang doon sa property na ating, hanggang dito sa property na ating inaayok. So tuloy-tuloy tayo para po makita nyo yung highway. So ayan, oh, 200 meters mula doon sa pinag-startan natin. So 100 meters talaga siya mahigit yung frontage ng property. So dito sa part na ito, palabas ng highway ng Umingan. So ganda nitong property na ito dahil naka-two-lane barangay road na siya. Konting develop lang doon sa daan papunta doon sa likod ng property para po doon ka magtayo ng rest house, para naka-elevate kasi yung rest house mo doon. So overlooking siya. So may mga mountain view din. At the same time, mayroon kang rice land doon sa harap. Yung rice land nasa harap eh, wala po sa likod. Pero maganda rin kasi yung rest house mo naka back. Kumbaga nasa likod. Kadalasan maganda po yung ganun eh pag farm lot. So siguro mga ilang kilometro rin siguro ito mula sa highway. Wag po kayong magsawang panuorin para po makita po ninyo. So anong two lane talaga siya. Wala na siyang single road. Ewan ko lang kung single road doon sa bago papasok ng property, pero two lane din siguro yon. Pero tingnan natin para po makita ninyo. So ayun, dito meron na palang dito gumagawa ng mga meron na rin dito quarry, small quarry lalagay sila. So ganda sana yon for subdivide lot, kaso lang malalim yung likod ay yung harap, yung likod yung mataas. Pero ang ganda naman dun sa gustong nasa likod yung kanyang rest house, maganda yun. Tsaka bahay, maganda rin. So sa mga yun, wala pong baha sa part na yun. Yung sa rice land lang possible talaga, yun ay daanan ng tubig pag umuulan mga sir, mga madam. So ngayon ay October 26 ngayon. October 26, so katatapos lang ng bagyo. Pero tignan nyo naman, walang tubig doon na malalim. Kumbaga tubig lang talaga ng rice land yung sa property. So ayan, napakaganda. Makikita ninyo. Okay, ito yung malapit na tayo sa highway. Two lane barangay road. Ayan, umulan na naman. So buti na lang tapos na tayong nag-vlog. Maambun na naman. Salamat sa mga patuloy na nagtitiwala mga sir, mga madam, sa aking sa inyong agent Joel. Ayan, so two lane talaga siya hanggang dito sa highway. Ayan, two lane. Wala siyang tas mura to ah. Ganda, 6 million in 2.8 hectares. Extrajudicial settlement, pero pangalan naman ng kanilang mga magulang. So wala pong magiging problema. Ito na yung highway. Ayan, maraming salamat po. So meron siyang 2.2 kilometers. So sabihin mo ng 2.3 kilometers. So yun, maraming salamat. God bless you all.